iba't ibang mga tanong na legal ang ating natanggap sa ating text line, Facebook account at email na ating mga namang sasagutin. Okay, at ang una nating tanong ay mula kay 6655. Nakatira po kami sa village. May kapitbahay po kami na kahit gabi ay nagbi-videoke pa rin. Nakakaistorbo na po talaga siya kaya nireklamo na rin po siya ng iba sa barangay. Kaso, kahit po ang barangay, hindi niya sinusunod. May kaso po ba kaming pwedeng isampa sa maingay naming kapitbahay? Ano tingin mo? Ha? Opo, may kaso po pwedeng isampad sa taong ganun na kapitbahay natin na maingay. Ang pagkakaalam ko po dyan, Attorney Boogie, eh, pwede natin siyang kasuhan ng alarms and scandal bilang isang criminal complaint. Aha. At maaari din po siguro yung kasuhan ng isang civil complaint for damages kung... Dahil nuisance. Opo. Tama yon, pero pwede rin naman siguro na nanggaling ka sa barangay, ano? Alam mo yan, magkakapitbahay. Kaya siguro ang tratuhan, maganda siguro kung hindi umubra doon sa barangay, pumunta ka sa pulis. Dahil subject din ng police matter din yun Papaparahin sila, no? Oo. Pwede mong tawagin ng pulis at dahil nakikreate sila ng alarm, ng scandal, ingay, nuisance sila, no? Kaya palagay ko, no, ang huwag tayo kagad pabigla-bigla magpa-file tayo ng kaso. Subalit, tama si Attorney Migs, pagka hindi pa rin umubra pulis, tama yung solusyon mo, partner. Okay. And our next question is from 4040. Gagraduate na po ako ng high school. Ngayon po, nagka-problema po ko sa aking birth date sa NSO. Year 2000 po kasi ako pinanganak. Kaya yun po ang lagi kong ginagamit. Pero sa NSO, 2000 po ang nakalagay. Wala po bang magiging problema kung 2004 na lang po ang gamitin ko? Palagay ko magkakaproblema ka. Magiging napakabata mo. Hindi, dapat isaayos yun. Pagkakamali yun pwede naman talagang ano lang, affidavit na lang naman yun di ba? Opo, parang lalabas po ay underage siyang pumasok. Yan nga. Magkakaroon ng problema. Graduate siya ng high school at the age of 10. Medyo ridiculous yun. Kaya palagay ko, nararapat lang na ilagay mo sa ayos yan bago magkaroon ng problema. So he was in school before he was born. Yeah. Kaya maliwanag namang talagang ano yun, pagkakamali. Pagkakamaling maliwanag yun. Siguro typographical error. Huwag mong gamitin yun. Huwag mong gamitin. Magkakaproblema kapag dating mo sa dulo. Okay. O, paano bang aayusin yun? Well, hindi kinakailangan. Yung mga gano'n naman maliwanag na typographical error lang yun. Mga affidavits lang yun. Pwede na. Okay. Ang susunod naman po nating katanungan ay galing kay Girly of Pasig. College student po ako. Tanong ko lang po, yung discount fare na pwede naming makuha sa bus at jeep. Minsan po kasi, ang sinasabi sa amin ng konduktor, wala daw pong estudyante-estudyante sa kanila. Lahat daw po, regular fare. Hindi po pwede yun. Opo, pagkakaalam ko nga po dyan, Attorney Boogie, Attorney Nick, may memorandum circular po inisyu dyan ng LTFRB na ina-acknowledge dapat yung 20% discount po yata sa mga estudyante. Para din senior citizens. Opo, opo. And there is criminal liability, isn't there? Opo. Okay. Ganito lang kasimple yan. No, ha? Gaya ko ginagawa sa akin yan no, ha? Ng mga restaurant. Alam mo, mga restaurant, ganyan din. Hihiyain ka para lalakasan ng boses, para mahiya ka. Ang sagot dyan, pwede nyo bang isulat sa ticket nyo na hindi kayo nagbibigay ng student's discount? Sulat nyo lang po, tapos pirmahan nyo. Tignan mo, bibigyan ka. Pag hindi ka binigyan, pasulat mo. Pag ayaw isulat, kumuha ka ng testigo. No? Dalawa, isa lang. Ano ho pangalan nyo? Ito, ayaw nilang magbigay. Ha? Ididimanda ko sila. Tignan mo ang mangyayari dyan. May criminal liability yan. At kung yun ang sinasabing walang estudyante sa kanila, pati yung bus company demanda mo. Mukhang may gusto pang idagdag tong ating partner. Sige, idagdag mo. Kung may violation nga po, kung blatant ang violation ng isang bus company, pwede nga pong patawan ng penalty ang bus company mismo ng LTFRB. Suspension or even revocation ng kanilang license. Kaya ngayon yung mga nakalagay sa mga sasakyan, kung may reklamo ka, magsumbong ka. Nakalagay nga yung mga numero doon. Wag kang isa yan sa mga bagay na pwede nyo ireklamo.
huwag kang ma-intimidate, huwag kang yung ika nga eh, huwag kang masindak sa palakasan ng boses. Susunod gawin mo yun. Tapos sabihin mo, saan dyan nakalagay sa inyo na bawal kayo, na hindi kayo nagbibigay sa mga estudyante ng diskwento ayon sa batas. Okay, ang susunod naman nating tanong ay mula sa 9334. Adopted child po ako ng kapatid ng tunay kong ina. Ang tanong ko lang po, kung may makukuha pa po ba akong mana sa aking biological parents kahit iba po ang ginagamit kong apelyido. Eh bakit mo gustong pangkumuha? Ano ang tingin mo diyan, Attorney Migs? Opo, pero malinaw naman po ang provision ng ating family code. Ina-acknowledge din po ang karapatan ng isang adopted child na magmana intestate nga lang po, Attorney Bugge, Attorney Nick, doon sa kanyang biological parents. Aha. Yun po yung malinaw po sa batas na talagang may karapatan naman din ang sa adopted child. O pero pa rin. Hindi ba kapag na-adopt na ang isang bata, eh nagkakaroon na ngayon siya ng karapatan dito ngayon para bang napuputol sa adoptive parents niya. Ang karapatan ng ano ng yung karapatan ng magulang doon sa bata, no, yung biological parents niya, nawawala na rin yung filiation nila eh. Napupunta na ngayon sa adopted dahil yung mga gaya ng mga pagiging heredero, no? He is now considered, can be considered as a legitimate, ano? Magmamana siya as a legitimate child. Ano? So, kapag yung sinunod natin siguro yun, doble swerte ng mana niya, dalawa. Actually, yun nga rin po ang medyo confused din ako sa provision ng family code na yun. Na yung parental authority nga po ay nandoon, naputol na, napunta na ron sa adopt. Yung pinagtataluna namin ni Attorney Nick kanina. Nasabi ko meron. Sabi niya, hindi dapat. Kasi kako, parang medyo absurd ng konti, no? Kasi opo, talagang absurd nga po talaga. But according to the family code. Opo, malino kasi ang karapatan. Okay. Mula naman po kay Arian ng Quezon City ang ating susunod na katanungan. Paano po kung may mali pong isang letra sa pangalan ko? Arian po, tapos naging Abrian. At isa pa po, yung apelyido po na ginagamit ko ay sa aking ina. Kaya lumalabas po, parang bunsong kapatid po ako ng aking mama. Bakit? Ano ang nakalagay? Unang-una, yun muna sa apelyido ng ina mo. No, ha? Bakit? Ano ba nakalagay sa birth certificate mo? Hindi ba ang ina mo ang nakalagay na nanay mo doon sa birth certificate mo, bakit magiging bunso kang kapatid? Hindi pwede ganun yun. Ano ba pagkakaintindi mo? Siguro kung ang suspect, diba? Ang tingin ko po rito ay baka yung sa nagtatanong po sa atin, haka-haka yan. Yun nga lang. Ilinawin mo ang tanong mo. Dahil baka mamaya ang sinasabi mo ay yung sasabihin mo rin, ano? Opo, na yung magulang ng nanay mo ang umako sa'yo. I-assume po natin na hindi maaring hindi kasal yung parents niya or illegitimate child po siya na... Kahit na. Ang nakalagay sa birth certificate, kung sino ang kanyang ina. Opo. Tama. Oh, hindi ba? Sino ang kanyang ina? Kaya medyo... Yung ina mo... Di ba? Hindi. Pwera lang kung inilagay na ang ina mo, yung lola mo. No? Di, magiging magkapatid kayo ng ina mo. Ganon yun. No. Di ba? Tama po. No. Ngayon, yung Arian at Abrian, wag muna nating iiwan. Hindi, ilagay muna natin sa tama yung Arian at Abrian. Oo. Yung Arian at Abrian, alam mo, malaking bagay yan. Ang apelyido, may problema. Di ba? Hindi. First name yan. First name. Arian. First name. Ginawa lang nilang iba ang spelling. Arian. Okay din. Simple lang na proseso. Hindi kinakailangan yung kagaya ng dadaling pa sa husgado. Hindi na rin yan. By simple affidavit na lang. Dahil yung B at H ay halos magka-itsure. Halos magka-itsure. Typographical error halos lang. Halos magka-itsure. Ano bang na kikita mo doon? Opo, tama naman po yun. Pwede naman pong i-correct po yun sa ating mga local civil registry by filing a affidavit. At mayroong mga fees lang naman po babayaran doon. Ko-correct naman po ng mga tama LCR. Yun. Kasi otra cosa yan kung apelyido. Pag-apelyido, medyo mahirap yan. Talaga, pupunta ka sa husgado dyan at mayroong publication pa yan. Kasi iba na yan, no? Iba na, hindi basta typographical, ordinary typographical error yan. Okay. Our next question is from 8335. Nag-apply po ako noong nakaraang buwan ng trabaho. Ni-require kami ng kumpanya na magpa-general check-up. May clinic na ni-refer po sa amin.
ang lumabas po ay meron po akong HEPA, hepatitis yan, ano. Pero wala naman po akong sintomas ng HEPA. Dahil po sa resultang medical na binigay ng clinic sa company, hindi po ako natanggap sa trabaho. Kaya nagpa-second opinion po ako sa ibang ospital nang sinabing sakit ko. Negative daw naman po ako sa HEPA. Ano pong kaso ang maaari kong maisampa sa clinic na nagbigay ng maling resulta ng medical ko? ano ba sasabi mo? Siguro, ako i-reserve ko yung akin. Kung ang negligence po ay sasabihin natin ay parang not negligence, kung intentional po na ang inisyu po ay maling diagnosis para hindi po siya magkaroon ng trabaho, eh that is clear falsification po yun. Pero kung parang... misdiagnosis, mali ang basa. Opo, parang dun lang mali ang karoon. Findings, ano ha? Maaring masabi natin eh hindi naman intentional, so maaring po siya mag-file ng damages lang if he really wants to bring the matter sa court. Pero ang alam mo, pagkaraniwan na rin naman yung naghumingi ka ng second opinion, no? Bawa, na-diagnose kang merong cancer. Pumunta ka doon sa ano at dinadiagnose ka namang hindi cancer yan. May mass jam pero hindi ano. So normally you don't go suing the first doctor who made the mistake, the misdiagnosis. Ano? The problem here is because of that misdiagnosis, he was not accepted in the job he was applying. No, kagaya nga sinabi ng bata nating abogado dito, tanda na tayo pare. Tama rin yan, bagamat bata yan, kaya nga tabi ko, kung may mali siya talaga yon, no? Ika nga intentional talaga para wag siyang makuha sa trabaho, abay, iba yan. Pwede talaga magkaroon ng danyos. If it is real or if it is true, negligence. Alam mo, maraming nangyayari, mali yung na-test. Di ba? Nagpa-urine ka or blood, tapos mali yung na-test. May po-prove yung may negligence. Diba? Maaring nangyayari yun. Okay? May substitution pa nga dyan eh. Pag-aralan mong mabuti at titignan natin ang kaso. Our last question ay nanggaling naman sa ating email sender. Isa po akong OFW dito sa Dubai. Iba po yung sahod na nakalagay sa kontrata ko nung nasa Pilipinas ako. Dahil pagdating ko sa Dubai ay halos 50% po ang binaba ng sahod ko. Gusto ko na po sanang umuwi ng Pilipinas. Yun nga lang po ay tinatakot ako ng employer ko na maaari raw po nila akong ipakulong dahil 2 years daw po ang nakalagay sa kontrata. Sa ngayon po kasi, nakakailang buwan pa lang ako. Ano po ang pwede kong gawin at sino po ba ang may pananagutan sa naging problema ko? Ang agency yung pinag-applyan ko o yung employer ko dito sa Dubai? Ikaw, edad muna. Opo, ganito po. Tingin ko po pwede pong either mag-continue siya magtrabaho, then pagkatapos na yung kanyang kontrata, pagkabalik niya po, pwede po siya mag-file ng money claims against the agency, recruiter, local agency, yes, recruiter po rito sa Pilipinas para hingin yung difference. Pero including the interest. Yeah. Another possible na pwede niyang gawin, it's terminate niya yung contract on the basis that sabihin natin breach of contract, and pwede niya pong i-argue that there was constructive dismissal kasi there's a clear masasabi natin. You're talking about Philippine law. No? Nandun nga sa Dubai. No? Sa Dubai, iba yun. Iba ang patakbo. Di ba sa Dubai para din Saudi? Ba't ka nagpunta rito? Pinapunta ka ba namin dito? Ganun yun eh. Ang nakikita ko sa kanilang ano ron. Ang nakikita ko dito, gusto nila enforce yung kontrata na 2 years. Pero parte rin ng kontrata. At 50%. Parte rin ng kontrata, iba yung sweldo, no? Opo. Babawasan nila. So, madalit salita. Ini-enforce nila, yun ang kahit saan naman eh, yung kontrata, yun ang batas pero ang sinasabi, ang iba ang kontrata sa Dubai. No, kaya kontrata din yung nasa Dubai, hindi ba yun ang sinasabi? Hindi. Yun yung pinirmahan niyang kontrata. Kontratang pinirmahan niya dito. Dito po. Pagdating niya ron, iba ang kontrata niya. Iba ang kanyang ang kinakailangan noon eh, dalhin niya na ngayon. Kaya tayo merong mga sangay ng gobyerno na nagre-represent doon para sa mga gantong sitwasyon. Kasi nagkakaroon ng, yan ang nagiging malaking problema ngayon dahil sa
nakakarating yung mga tao doon. At pinangutang, nagbayad ng katakot-takot. Pagkatapos pagdating doon, gagawing alipin, kalahati sweldo. Karaniwan niyan, ano eh, yung mga illegal recruiters, mga ganyan ang ginagawa nila para makakuha sila ng, maka-entice sila ng mga empleyado na sumama sa kanila, pumasok. Pero kaya nga sinasabi ko, meron tayong mga sangay ng gobyerno na nariyan talaga para tumulong sa mga sitwasyong ganyan. Punta ka sa konsulado if you get the chance, give your case and stay there. No. Para hindi ka na lang mahawakan kung talagang gusto mong umuwi. Kung ayaw mo umuwi, sundin mo 'yung sinasabi ni Attorney Miggs, okay? Tapusin mo, pagbalik mo rito, demand mo 'yung recruiter. Okay. At hanggang dito po muna ang ating pagsasagot sa mga pinadalang tanong sa atin. Sa mga nais pa rin pong magtanong, bukas ang ating text line ang 0915-917-0096. At maaari rin po kayong mag-email sa aming email address na untv.lawprofile@yahoo.com o mag-message sa aming Facebook. Hanapin nyo lang po ang aming page. Okay. Kung gusto nyo po rin mapanood ang mga episodes, ang mga past episodes natin, ay maaari din nyo pong mabisita ang aming website ng www.untvweb.com. Hanapin lamang po ang Law Profile. At huwag po kayo maglilipat ng channel. Marami pa po tayong mahahalagang bagay na pag-uusapan. Dito lamang yan, mga kasambahay sa Law Profile. Artikulo 7, ang kagawarang tagapagpaganap, Section 22. Dapat magharap ang Pangulo sa Kongreso sa loob ng 30 araw mula sa pagbubukas ng bawat regular na sesyon bilang batayan ng panukalang batas sa pagkalahatang laang gugulin ng budget na mga gugulin at mga mapagkukunan ng mga pananalapi kasama ang mga tinanggap mula sa kasalukuyan at panukulang mga batas sa revenue. Section 23, dapat magtalumpati ang Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon nito. Maaring humarap din siya rito kahit sa anumang pagkakataon. Katungkulan ng Presidente ay magsumiti ng laang gugulin o budget ng pambansang gobyerno na magiging batayan sa paggawa ng Kongreso ng panukalang batas sa pangkalahatang laang gugulin o national budget. Ang basihan naman ng national budget ay ang mga pangkasulukuyang salaping pumapasok o receipts at gugul o expenditures, pati na ang mga salaping papasok na galing sa mga pangkasalukuyan o panukalang batas ukol sa kikitain ng pamahalaan, revenue measures. Kasama sa basihan ng national budget, ang ibang mapagkukunan ng pananalapi. Sa magkatuwid, ang pagtustos ng salapi para sa national budget maaring manggaling hindi lamang sa revenue measures ng Kongreso. Maaring manggaling ito sa pautang sa gobyerno. Ang Presidente ay may tungkulin din na magtalumpati sa harap ng Kongreso tuwing pagbubukas ng regular session nito. Ito ang tinatawag natin na State of the Nation's Address ng ating Presidente. Yan po ang ating Constitution 101 sa hapon na ito. Magbabalik po kami sa susunod na Huwebes. Maraming salamat po. Ang ating Latin Maxim ngayong hapon ay tungkol sa pag-amin sa isang kasalanan at ang epekto nito sa ipinapataw na kaparusahan. Ito ay ang Cum Confitentis Ponte Mitius Est Agendum. He who willingly confesses should be dealt with more leniently. Ang pag-amin sa isang kasalanan o confession of guilt ay itinuturing nating mitigating circumstance o isang bagay na maaaring makapagpagaan ang kaparusahan ng isang taong nakagawa ng krimen. Ito ay kakikitaan ng basihan sa Article 13, Paragraph 7 ng ating Kodigo Penal. Ayon sa nasabing basihan, upang ang pag-amin sa isang kasalanan ay maituturing na mitigating, kinakailangan na ito ay kusang loob na ginawa ng may kasalanan. Ito ay kanyang ginawa sa harapan ng husgado na siyang lumiliti sa kanyang kaso at ang kanyang pag-amin ay kanyang ginawa bago pa man ang paglalahad ng mga ebidensya ng taga-using.
Kung ang pag-amin ay ginawa ng isang maysala kung saan ang kaso ay kanya ng inapila, ito ay hindi maaaring ituring na kusang loob dahil siya ay napatawan na ng kaparusahan ng mababang hukuman. Ang pag-amin sa isang kasalanan upang ito ay maaaring ituring na isang pangyayaring makapagpapababa ng kaparusahan ay kinakailangang gawin sa pinakamaagang pagkakataon at the first opportunity, at yan ay habang ang kaso ay nasa mababang hukuman. Ang dahilan ng batas dito ay simple. Ang kusang loob na pag-amin ng akusado na siyang ginagantimpalaan ng batas ay wala. Kung magiging kabaligtaran nito ang panuntunan, ang isang akusado na hindi umamin ng pagkakasala sa mababang hukuman dahil sa umaasa na mapapawalang sala subalit hinatulan ng hukuman at pagdating sa apila ay umamin ng kasalanan upang mapagaan lamang ang hatol dito ay hindi maaaring pahintulutan. Sa pananaw ng ating batas, ang pag-amin ng kasalanan ay isang gawain ng pagsisisi at paggalang sa batas. Ito ay isang palatandaan ng kanyang kalagayang moral na nagpapakita ng kagustuhang magbago. Kaya't sa mga kadahilanang ito, siya ay pinapatawan ng mas magaan na hatol. At yan po ang ating Latin Maxim ngayong hapong ito. Sana po ay may natutunan kayo sa aming naibahagi. Balik po ang Law Profile. Ngayon ay dumako na tayo sa ating editorial. Alam mo, napakaraming pangalan ang nababasa ko eh. Ha? Ano ba yung mga pangalang natin? Alam mo, ano ba ang dapat mo, natin pag-usapan? Ang daming listahan na lumalabas dyan at hindi ko rin naman maintindihan kung bakit binibigyan ng napakalaking, parabang napaka-extraordinary yung bagay na yun. Ano? Kaya ito, katanungan ngayon, dapat bang isa publiko ang mga listahan ng mga sinangkot sa 10 billion scam? Ano ba palagay mo, partner? Parang it's too late na rin kasi pagkakaintindi ko ay nailabas na po yata ang iba't ibang klaseng listahan. Meron daw po ang listahan ng Pangulo. Pero ano palagay mo? Tama ba yun? Hindi. Ang pag-usapan natin eh. Ano ba dapat ang ating gawing pagtingin sa mga inilabas na listahan na yan? Ano ang dapat nating maging pananaw sa mga nilabas na listahan na yan? Gaya nung nilabas ni Ping Lacson. Ha? Gaya nung sino pa yung isang meron si Sandra Camp, no? Tapos yung kay De Lima, na? Ano ang tingin mo diyan sa mga yan? Maganda nga po yung yung tanong na yan, Attorney Bowie, kasi kumbaga, ano ba ang mas credible na listahan diyan? Dapat bang nailabas na ba agad yan? Para sa akin po, Attorney Bogie, Attorney Nick, dapat bago nilabas sana yan, katulad ng suggestion ni, as far as I'm concerned, katulad ng suggestion ni Secretary De Lima, dapat nagkaroon muna ng deep investor investigation dyan para ma-verify talaga yung katotohanan doon sa, kung talaga bang involved yung mga nasa listahan doon sa mga corruption na allegedly ginawa nila. Alam mo, tama itong sinasabi ng kasama natin ditong batang abogado. Na Hindi batang matalinong abogado. Ayan. Okay, tama yan eh. Alam mo, yun statement lang yun eh. Yung mga ibinigay na yun, yung listahan na yun. At the most, ano yan eh, matatawag nating kung hindi man substantiated, raw information. Ano? Diba yung pag tayo nag-iimbestiga, yung mga information na nakukuha, talaga namang inaano yan, iniipon talaga yan at iniimbestigahan. For further investigation, binavalidate, tinitignan kung meron talagang basihan yung mga bagay na yun. Sana ganito rin yung nangyari dito. Pero kaya nga, gaya niyan, inilabas na, wala na tayo magagawa, no? Nandiyan dyan na yan. Pero sana ang mga tao maliwanagan na huwag kagad tayong maghuhusga. Intayin natin yung dapat sanang nangyari na imbestigahan muna. Kasi kawawa naman yung nadamay dito dahil lalo-lalo na ang pinanggalingan ng listahan na yan, kagaya noong kinapoles. Abay, tainted yan eh. Taong siya mismo ang akusado. Alam mo, simple lang yan eh. Simple lang, if I may. Sige. Simple lang yan eh. Hindi ba may kasabihan, kapag wala kang depensa, palabuin mo ang tubig.
palabuin mo ang issue, muddle the issue. So ano nangyari? Dahil palagi lumalabas yung tatlong senador. Mm-hmm. Tapos unang lumabas si Cristina Ponce. Really, sinabi niya na ang kanyang asawa ay philanderer, babaero, pero hindi magnanakaw. Okay. Sumunod, dumating si Gigi Reyes. Diba? So akala nating lahat si Gigi Reyes, dahil nasaktan siya sa inilaglag siya ni Senator Enrile, no? So akala natin sasabihin niya kung ano ang mga tunay na nangyari. Anong ginawa ni Gigi Reyes? Sinabi niya na ang gumawa nun ay yung assistant, yung deputy chief of staff niya. Yun ang inilaglag. Mm. Ano, ha? O, so without saying anything, no? All these years, nangyayari yun, wala silang sinasabi. Diba? Alright. Tapos, eto na ngayon. Eto ngayon si Ping Lacson. Si Ping Lacson, sinabi niya na binigay sa kanya unsigned statement, at ang nagbigay sa kanya yung asawa ni Napoles. Mm. Diba? O, bakit ang sinasabi ni Ping Lacson nung merong sworn affidavit si Napoles na ibinigay kay De Lima, ang sinasabi niya, aba, mag-ingat ka, checking ko to. Laban dito sa statement na binigay sa akin. Unsigned yun eh. Mm-hmm. Yung mga sinasabi, hindi po pirmado, hindi pirmado. Tapos, eto naman ngayon yung kay Sandra Cam. Hindi rin pirmado yung kay Sandra Cam. Wala. Hindi ba? O, pagkatapos, eto ngayon yung second statement ni Napoles. Sinangkot ng lahat. No? Mm. Kaya may statement si dating Senator Ramon Magsaysay, Ramon Magsaysay Jr., sinasabi niya, oy, ako yung lumabas sa aking PDAF, no? Alam na talagang doon napunta yan. Doon napunta at merong acknowledgement. Pati ang COA sinasabi yan. Bakit bigla sinama ang pangalan ko? I have not met. You know, kaya itong second statement ni Napoles, nakakatakot yan. Yung kay Ping Lacson, hindi nakakatakot yan. Dapat hindi pansinin yan dahil walang pirma. Yung kay Sandra Cam, wala rin yan. Wala rin yan. Tama ka ron. Tama ka ron. Mag-ingat po kayo. Huwag tayong paniwala ng paniwala dyan. Sa mga nanggugulong yan, kasi pag lumabo ng lumabo issue, no? Ito na naman ang mangyayari, gaya ng sinasabi ni Senator Jinggo Estrada, bakit kami lang? Ba't kami lang ang binabanatan nyo? Yan ang yung kadugtong noon. Yan ang kadugtong. Bakit kami lang? Kaya nga sinasabi ko, huwag tayong padadala dito sa mga naglalabasan na ito. Dahil sa walang imbang intensyon nito, kundi guluhin. Kagaya ng sinabi ng Teatro ni Boogie. Muddle the issue para tumagal ng tumagal. Pero sana, no? Sabi ng mga step by step, yung mga may ebidensya, ilabas na. Ha? Yung may ebidensya na, kagaya ng tatlo. Bakit hindi pa sampahan na kagad ng kaso mukha yan? Mukha ipapail. Ha? Para na sa ganun, makabawas na tayo at tapos harapin yung iba. Ano? Yung imbestigahan talaga ng mabuti dahil kawawa naman yung madadamay dyan na ginagamit. Ika nga, tama si Attorney Nicky, ika nga meron ng ebidensya laban dito. Bakit kailangan kumuha ng ebidensya dun sa ibang pangalan bago filean ito? Ito meron eh. Di ba? So, yun na. Tapusin muna natin itong may ebidensya, yung iba, verify natin. Ano ba ang tingin mo, Attorney Miggs? Opo, yun po ang mas kung justisya lamang po ang pagbabasihan. Justisya talaga. Justisya po talaga yun. Dahil may malinaw naman po doon sa tatlong senador na madalas na nababanggit, sinasabi ng ombudsman ay may malakas silang ebidensya. Better file the case para doon na sa kusgado mismo pag-usapan, doon para sa tatlong senador. Pero doon po sa mga nasa listahan, dapat ang ginawa ng gobyerno ay maghagila pa muna ng sapat na ebidensya para yung mga inosenteng nandun sa listahan ay wag naman masira yung kanilang mga pangalan. Pero filean nyo na muna iba yung the truth will out eventually. Unti-unti. Huwag nyong intayin na tapusin lahat. Yeah. Matatapos na si Pinoy. Hindi pa tapos yan. Baka tayong lahat, we won't see the end of this. Kung may ebidensya na laban sa iba, filean nyo na iba. Hindi naman, this is not a conspiracy after all. No, ito ay kanya-kanyang diskarte ito eh. Di ba? Tama 'yun. Okay. Kaya una-una, kung meron na, file na kagad. Okay. Hayaan nang magdusa, huwag niyo hintayin lahat matapos ang imbestigasyon ng bawat
pangalan na nakita nyo dyan, ay yan ang gusto nilang mangyari. Oh, ano na tayo? Okay, so yan po ang ating editorial. Huwag po kayong alis at magbabalik po ang Low Profile. Babalik po ang Low Profile. Well, natapos na naman po ang ating oras. Pero bago tayo magtapos ay bumati muna tayo. Greeting anyone? Na po. Oh, sige. Yes, of course. May mga nag-iintay sa akin yung aking mga apo, si Nicole, si Rina, at si Ivan. Ayan ha, wala ako na miss. Alright. Okay. At ang aking babatiin ay May 23, anibersaryo dapat ng aking mga magulang, anibersaryo dapat ng aking Kuya King, pero siya ikakasal na kay Boots Anson Roe, no? Dahil siya matagal ng byudo. No? At sa 31 ay birthday ng aking anak na si Ronald, or happy birthday, love you. At binabati ko na rin ang aking mga apo, si Xavier, si Veronica, si Nicole, si Danny Girl, si Josh, si Pepeton, si Pochito, at dami po. Si Mati Boy. Okay. Kami talaga ganong apo binabati namin. Ikaw? Opo, makikibati na rin po ako. May apo ka na rin? Ay, wala pa po. Binabati ko po ang aking papa at mama, at of course, ang aking may bahay, at ang aking anak, si Sophie. Okay, thank you, Attorney Mix, for gracing this evening, for being our guest. Marami rin kaming narinig na magaganda sa iyong mga sinabi. Talagang mas aral ang mga bata. Iba-iba yung mga bata. Para sa ating mga kasambahay, si Attorney Miggs po ay nasa law center dito ni Kuya Daniel. Ano, ha? At siya po ang isa sa mga nagbibigay araw-araw, no? Nagbibigay ng mga advice, no? Legal payo. Advice, mga payo sa mga namuang problema. At siya po ay humaharap sa kaso para sa mga kailangan harapan na kaso. Eh, para sa kanila, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagpunta rito at sa pagtulong sa ating yes. Okay. It's a pleasure po na maging kabahagi po ng programa. Yes. Alright. I hope you join us again. Yes. Para sa susunod, relax ka na. Well, susunod na po ang ito ang balita. Kaya ang kalaman sa batas ay ating pagyamanin. At huwag tayong maging mangmang sa mga legal na usapin. Dito natin mapapangalagaan ang karapatang bigay sa atin ng lumalang. Dito lang sa Low Profile.